Mahal di naman nanakop pag-ibig mo sa mindulot sa taong numinimot, awa mo'y iulog, Panginoon, na pasamin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halinama nanakop pag-ibig mo sa mindulot sa taong numinimot, awa mo'y iulog. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Namana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo at para sa lahat ng mga naapektuhan dahil sa lindol at sa baha. Mga kapatid, ngayon, Huwebes, na pang huling Huwebes bago ang kapanganakan nating Panginoong Hesus, atin pong pagnilay-nilayan ang pagdalaw ni Elizabeth kay ang pagdalaw ni Santa Maria kay Elizabeth upang kanila pong ipahayag ang tunay na kabuluhan ng pagkatawang tao ng ating pong Jesus Nazareno. Sa buhay natin, dapat natin tingnan na nagkatawang tao ang ating pong Jesus Nazareno upang tayo iligtas, upang tayo mabigyan ng pag-asa at upang tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at ikasya siya. Ngunit sa masandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na loba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ningin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin ang naririnig. Mga gulod tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita.
Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tagulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparang, tingnat namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinugnang para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At nang aking ding marinig, ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Isang buong bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Emmanuel na hari namin, halina't kami sa gipin, at utos mo'y tutuparin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Hudiya. Pagdating sa bahay ni Zacarias, pinati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa 21 tayo ng Disyembre, huling mga araw bago magkaroon tayo ng Pasko, ng pagsilang ng ating Pong Hesus Nazareno. At ang ating pong tema ay tungkol sa kagalakan ng pagdalaw. Ano ba ang pagdalaw? Sa tradisyon ng mga Hudyo at sa ibang mga tinatawag na mga tao sa gitnang silangan o sa Middle East, ay tinatawag po itong pakad. Pakad ay hindi lang po pagbisita o pagdalaw. Ito ay pagpunta sa isang tao na nangangailangan na tulungan o dili kaya bigyan ng pansin. Sa atin pong unang pagbasa, na mula sa aklat ng awit ni Solomon, Kapitulo 2, versyo 8 hanggang 14, sinusulat ni Solomon ang isang tula tungkol sa pagdalaw ng isang irog sa kanyang minamahal, na ang puso niya ay lumulukso, makasilip lang sa kanyang minamahal, na parang itong kwento na ito ay isang kwento na siyang maghahatid sa atin ng minsahe gaano kalaki ang galak ng Panginoon na dumadalaw sa atin. Ang Panginoon ay dapat papurihan sapagkat tapat siya lagi sa atin. At ang Panginoon ay siyang at ating tagapagtanggol. Kaya sa atin pong Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, Verso 39 hanggang 45, ito yung kwento na sa ika-anim na buwan na nagdalang tao si Elizabeth, si Santa Maria, matapos pinuntahan ng Anghel Gabriel doon sa Nazareth, Galilea, ay nagpunta sa kaburulan ng Hudiya na tinatawag ang lugar na ito ay Enkarem. Enkarem, ito po yung lugar ni Zacarias. Si Zacarias ay isang pare at ang asawa niya ay si Elizabeth. Si Elizabeth at si Zacarias matatanda na. At si Elizabeth, 80 anyos, nagdadalang tao, kaya kailangan ang tulong gaya ng tulong mula kay Santa Maria sapagkat nagkaroon siya ng menopausal baby na ito po yung ating patron, si San Juan Bautista. Itong pagdalaw ni Santa Maria sa Elizabeth ay panagdalaw ng bago at lumang tipan. Ang lumang tipan ay napresenta ni Elizabeth at saka ng kanyang anak na si San Juan Bautista na huling propita sa lumang tipan, na kung saan ang bagong tipan ay napresenta ni Santa Maria at ng sinapupunan ng Mahal na Birhen Maria. Bago pa man may panganak ang ating patron na San Juan Bautista at ang ating Painong Hesus Nazareno, sila'y nagkaroon na ng panagtagpo. At sa kanilang panagtagpo, ito yung panagtagpo, una ng isang tagapaghanda ng daan, at yun ay si San Juan Bautista at ng ating Painong Hesus Nazareno na ating tagapagligtas. Natuwa at nagkaroon ng kagalakan. Kaya sinasabi ni Elizabeth kay Santa Maria, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Ito yung ating bahagi ng dasal na Aba Ginoong Maria. At ang sinasabi ni Elizabeth ay siyang sinasabi na mapalad ka sapagkat nalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ito ay hindi lang ordinaryo na pagdalaw ng dalawang ina. Ina na matanda
na sa kanyang katandaan, siya ay nagdadalang tao. At dalaw ni Santa Maria, na isang berhen, pero nagdadalang tao. Kaya isang pinagdalaw ng dalawang ina na mayroong napaka mahimala na kalagayan. Pero hindi lang ito pinagdalaw ni Santa Maria kay Elizabeth. Ito rin ang pagdalaw ng Pong Jesus upang kanya upang makipagtagpo kay San Juan Bautista na kanyang tagapaghanda. Ito rin ay panagdalaw, panagdugtong ng Diyos. Panagdugtong ng langit at lupa. Dahil ang dalaw ng Diyos, ang pagbisita ng Diyos ay para sa sangkatauhan. Ito ay isang mahimala na pangyayari na kung saan magkaroon na ng isang panibagong kasaysayan sapagkat nagkaugnay na ang lupa at ang langit. Nagkaugnay na ang lumang tipan at ang bagong tipan. Nagkaugnay na ang tao sa kanyang tagapaglikha. At ang tao ay magkaroon din ng tunay na pagtingin na kung minsan dapat rin nating tingnan ano ang malaliman na mga pangyayari sa buhay. Si Santa Maria ay kanya pong nakikita ang kalaliman ng kanyang tunguhin sa buhay na siya ay magiging lingkod o dolia. At dahil doon, siya ay pumunta sa Inkarim upang matulungan si Elizabeth sa kanyang kalagayan na kakaiba. At pinakita rin dito ang mga ordinaryo na pangyayari ng isang pagdalaw ng dalawang babae na panahon ng inkwentro ng Diyos. Sa buhay natin may mga ordinaryo o pangkariwang pangyayari sa buhay. Ngunit ito ay nagpahiwatig na ang Diyos ay dumadalaw sa atin. Ang Diyos ay suma sa atin. Kuminsan hindi natin ganong pinapansin na nariyan pala ang Diyos, hindi tayo binabayaan ang Diyos. Kuminsan hindi natin nakikita na siya ay gumagalaw sa buhay natin. Pero kapag ka ang mayroong isang tao na minamahal mo at bumisita sa iyo, dapat mong tingnan na hindi lang po yung bisita mo ang dumadalaw sa iyo. Pati na ang Diyos ay dumadalaw sa buhay mo. Kaya magkaroon ng kakaiba na kagalakan. Ito yung kahulugan ng pakad. Ang pakad ay hindi lang po bisita. Ang pakad ay upang pupunta ang isang tao upang magkaroon ng isang makabuluhan na pakikiisa sa kanya, pagtulong sa kanya. Dito sa buhay natin, nakikilala na natin ating Panginoon na siya ay dumadalaw din sa iba't ibang paraan. Siya ay dumating na sa atin nung kanyang unang pagkatao nung siya ay pinanganak na nagkatawang tao na salita ng Diyos sa unang sandali ng kapanganakan. Pero ito ay ating inaalala sa panahon ng Christmas. Pero ang Panginoong Hesus ay dumadalaw rin sa atin, bumisita rin sa atin araw-araw sa mga sakramento gaya ng banal na misa. Kaya sa panahon ng misa, ang unang bahagi ay tinatawag na liturhiya ng salita upang ating pakinggan ang salita ng Diyos at mabusog tayo ng kanyang salita. At ang malang bahagi ay ang pagbisita ng ating Panginoon sapagkat tinatanggap natin ang kanyang katawan at sinasabing katawan ni Kristo at siya nga ang ating tinatanggap. Siya'y dumadalaw sa atin. Dumadalaw rin ang Panginoon sa pangitan ng mga pangyayari na kaiba na nagkaroon ng mga tinatawag ng mga makasaysayang pangyayari sa buhay. Dumadalaw rin ang Panginoon sa mga salitang na isulat sa banal na aklat o Biblia. Dumadalaw ang Panginoon sa iba't ibang paraan, iba't ibang panahon. Ngunit kuminsan, hindi ito napagtuunan ng pansin sapagkat tayo sa postmoderno na panahon ay nalulong na po sa mga gadgets ng mga moderno. Mas nakikita natin kung ano yung mga kinamalingan sa mga Facebook, sa TikTok, kung ano pang mga nariyan sa ating mga cellphone. Nakalimutan natin na mayroong mga magagandang salita at balita na naisulat sa Biblia at naging salita ng Diyos na hindi natin pinansin, hindi natin napagtuunan ng pagnilay-nilay
at dahil dito, lalo tayong napalayo sa Diyos. Panahon na ngayon ang Pasko, ay tingnan po natin na hindi lang po ang pagdalaw ng mga namamasko sa inyo. Ang akala natin, Pasko na, kaya pumupunta ang mga tao na mamasko. At sabi, mamasko po. Kuminsan, sabihin pa ninyo, patawad. Pero, dapat nating tingnan na hindi lang yung pag-iikot natin, hindi lang yung pag-iikot ng ibang tao. Ang tunay na nag-iikot sa ating buhay ay ang ating Panginoong Hesus. Hindi tayong naghahanap sa Kanya. Tayo ang hinahanap ni Kristo sapagkat napalayo na tayo sa Kanya. Ang akala natin tayo tumatawag sa Kanya, hindi Siya ang tumatawag sa atin. Siya ay kumakatok sa ating puso. Ulitin ko po ang sinasabi paano kumakatok ang Panginoon. Hawakan ninyo yung pulso. Hawakan ninyo. Nga. Nadama ba niyong pulso? Yan ang pagkatok ng ating Panginoon. Napinansin niyo ba Siya? Minamahal niyo ba Siya? Dumudulog ba kayo sa Kanya nang narapat na idulog sa Kanya? Ang Pasko ay hindi lang isang bisis at sa panahon lang ng Disyembre. Ang Pasko ng pagdalaw ng Panginoon ay 24 oras, 7 araw sa bawat saglit ng ating buhay kung Siya'y pinansin natin. Pansinin natin ang Diyos upang magkaroon ng saysay, magkaroon ng kabuluhan ng ating buhay. Pakisabi sa katabi mo, maligayang Pasko. Huwag mong sabihin na pamasko ko. Sabi, maligayang Pasko, narito na. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, naging isang karangalan kay Elizabeth ang pagdalaw sa kanya ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit, ninanais lamang ni Maria na makibahagi sa kanyang kagalakan. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtangi sa mga piniling babaeng ito. At atin pong itutugon, maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng natatanging pagpapahalaga sa kapakanan ng mga dukha at mga aba sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod at mga programa. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tulad ni Maria, tayo bilang isang pamayanan at bilang mga mamamayan, naway magsikap na mag-abot ng material at espiritual na tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan ng mga ito. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na aming Ama, ipadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pangitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Haling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
handog ang tinapay at alakalay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming inanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ng kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pang paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang mga ipinagbangan ng loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong kinagawa upang kami tubusin. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanintunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pusugo mo sa kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propita. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na berheng kanyang inang tunay sa kapangirihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghandaan namin ang malagayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nabik at nalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kahit isa na manghelis si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya sumita na yung Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanwi dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tugubilin ng manggaling na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluuban ng kami paan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tirisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gabay ng mga
mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pag-Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng hapon. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Ngayong ating ipinagdiriwang ang mga iilang mga araw bago magkaroon tayo ng pagdiriwang sa Pasko ng Kapanganakan ng Panginoon. Salamat sa lahat ng mga naugnay sa atin sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Poong Jesus. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Dapat po sa buhay natin, ating pansinin at kilalanin ang ating Painong Diyos na laging bumibisita o dumadalaw sa ating mga puso. Kung makatok siya lagi sa atin, naway mahalin natin siya ng tunay at papurihan siya na Panginoon ng ating buhay. Ngayon po ang basbas, mangyari po lang itaas bagya mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaibusin ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ang kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito naway, maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipinpuho pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan,
ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.